Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindiumano sa mundo ng social media. Talagang tuluyan na nga na-hospital itong si Remulla na ito at tila 50-50 na ang kanyang buhay. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talaga lang tuluyan ng kinarma itong si Remulla na ito dahil nga sa kanyang mga kababalaghan na ginagawa at kaya tahimik na ngayon dahil hindi na siya makapagsalita pa muli at hindi na siya makakapanira ng iba pang tao dahil talagang malubha na ang kanyang sakit. Dito natin makikita mga kaibigan na maraming netizen na natuwa na yan ang karma ni Remulla na mawawala sa mundo na ito at mamamaala na talagang hindi niya madadala ang mga pera na kanyang kinuha at kinamkap sa taong bayan. Kung matatandaan natin mga kaibigan, isa si Remulla na nagpabagsak nga kay DJ Bantal na talagang ginagawa ang lahat para lamang mapabagsak si DJ Bantal. Ngunit ngayon nga ay talagang wala na siyang magagawa. Kaya lalabas na nga ba talaga si DJ Bantal sa bansang Pilipinas? Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan na talagang karma is real. Dahil nga sa nangyari kay Remulla na ito ay hindi na muli ito babangon. Maraming natuwa, maraming nalungkot na sana ay mabuhay at maparusahan pa sa loob mismo ng kulungan para makita niya ang tunay na parusa sa kanyang mga kabalbalan na ginagawa sa taong bayan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming maraming salamat sa walang sawang pag-suporta. Bagong message, isang puting ahas. Ano bang color ng ahas ko? Kasi si Marlica puti, si Sasot orange, si Bagong Lipunan gray. Ako is camouflage. Alam mo yung suot ng sundalo? Camouflage na ahas. Sabi niya, Secretary Boying Remulla nasa St. Luke's Hospital kasi ang doktor ko, pasyente ito, ang doktor ko ay doktor niya din. And I'm close doon sa doktor ko. Tinanong ko si Secretary Boying at confirm na sa St. Luke's 1 month na magto 2 months na si Secretary Boying ongoing ang medication. So, pangalawang source ko na ito, meron din akong kaibigan, tinanong niya yung pamangkin niyang doktor. Na yung pamangking doktor na yun, kaibigan niya ang isang doktor sa St. Luke's. O doon, confirm. Confined si Secretary Boying St. Luke's. Ito na naman. So, itong mga natatanggap kong mga information sa aking camouflage na ahas, nagtutugma doon sa pahayag ng mga puting ahas ni Maharlika, kamag-anak daw ni Secretary Boying, na nandun talaga si Secretary Boying sa ospital. Okay, lately, 1 week ba yun na merong UNTV news ba yun na boses lang ni Secretary Boying na nagsasalita na he's alive. Kaya lang, boses lang. Eh, madaling gumawa ng boses na gano'n, artificial intelligence. The fact na hindi nagpapakita, to me, eh talagang konpormado na. But ang point ko, kung bakit ko tinapik na naman ito, para my personal conviction is, let's pray for Secretary Boying, fast recovery, good health, at happy and peaceful life. Utos po yan ng Panginoon. Let's practice Christianity. Love your fellow man as you love yourself. Yun ang utos ng Panginoon. Ano pa? Love your enemy. Those are commands. It's not a request. Pray for those who persecute you. Kaya ang mensahe ko is,
Kalimutan muna natin ang politika dahil buhay ang nakataya. Marami ang nagmamahal din kay Secretary Boying. Although maraming galit sa kanya dahil nga sa political situation, mga kapwa ko supporters, BTS, Bantag Team supporters, huwag kayong magalit sa akin kasi ito, sumusunod lang ako sa utos ng Panginoon. Kung pagdating sa trabaho, yung being a Secretary of Justice, naniniwala ko na pinersecute niya ang ating DG Bantag. Hindi maganda yun. Yun ang binabatikos ko. And I'm praying for the safety of DG Bantag. Sana malapit nang makalabas si DG Bantag. At kasi kailangan niya ng justisya. Okay? Ano pa? So ito, naawa ako kay Secretary Boying. Sa totoo lang, naawa ako. Torn between two lovers, parang ganun. kasi ang daming utos sa kanya. So, sana malampasan niya ito na pagsubok at pag makalabas na siya, may unsolicited advice to Secretary Boying. Eh, huwag na siyang ano, huwag na siyang magtrabaho pa as SOJ dahil napaka-stressful ang trabaho sa gobyerno. Ako, ayoko na. Kahit offeran ako ng magtrabaho sa gobyerno ngayon, ayoko na. Stressful. Dahil sa, lalo na sa political situation ngayon, na magulo itong papasok na ano, papasok na ICC, maiipit si Secretary Boying dyan. And I believe, nandito na ang ICC. At maganda yung ginawa ng isang abogado. Napanood ko lang ito sa news eh. Kalimutan ko yung apelyido ng abogado. On his own initiative, somewhere in Samar or Leyte, nag-file ang isang abogado ng petition sa regional trial court sa lugar nila na asking the court to ban the entry of ICC. At kung nandito na ang ICC, is ipadeport, i-declare na persona non grata. Dahil sabi ng petitioner na abogado na may kalayaan tayo, sovereign nation tayo, na buhay ang ating mga korte. So kung meron bang nagawang kasalanan si former President Duterte nung panahon niya sa kanyang drug war, eh dapat dito siya sa Philippine Courts managot, hindi yung International Criminal Court na hindi naman tayo member. Biruin mo yan kung matutuloy. Okay? Scenario. Tutuloy ang ICC. May warrant of arrest. Wala namang police powers ang ICC. Wala silang tauhang police. So, sino ang mag-serve sa warrant of arrest? Sino ang mag-aresto kay PRRD? Example, sa Russia, may warrant of arrest na si President Putin. Na-aresto ba nila? Wala. Dahil siya ang sitting president. O ngayon, may warrant of arrest ang ICC. Kung makipag cooperate ang Philippine government. Ibig sabihin, either the AFP or PNP ang mag-serve ng warrant of arrest, or maybe PNP, this police matters, kailan baka magpatulong sa AFP. Ito na, government forces na ang aaresto sa dating presidente. So, tignan nyo, so anong gagawin ng taong bayan? Eh, ang daming nagmamahal kay PRRD. O, di ba magkakagulo? Ako, sasama ako doon sa magprotekta kay PRRD. Pupunta ako talaga sa Davao, mag-barricade doon, mag-hunger strike, whatever.
yung any peaceful means to defend the former president, gagawin ko yun to show my love, to show my gratitude, to show my support to this former president who has served his country well. One of the best presidents we ever had. Katulad siya ni President Marcos Sr. So, pababayaan ba natin? So, balik tayo sa issue. Sana ang DOJ wag nang itago. Na, no, sabihin na lang totoo. Yun ang pinaka-the best. Hindi nyo maitago ang katotohanan eh. Na ito, ang daming nagtitext, ang dami ng mga ahas. Ang dami ng tumatawag kung nagtitext sa akin ngayon. Okay? So, ito, isineshare ko lang din. Ulitin ko ang panawagan ko. Sa mga gusto, ha? Kung ayaw nyo, di okay lang. Let's pray for Secretary Boying Remulla. Makarecover siya fast. And then, good health, may balik. And then, sana hindi na siya magtrabaho para tuluyan siyang magpahinga and spend quality time with his family. Yun ang aking hiling dasal sa Panginoon. God loves you, Secretary Boying. Hindi po aksidente na Jesus Crispin ang pangalan niyo. Jesus, meaning ng Jesus is God saves. Ang Diyos magliligtas. Sana maging makatotohanan yung pangalan niyo na Jesus. God will save you from that physical sickness. But ang mas importante po is yung pagmamahal ng Diyos sa iyo, Secretary Boying. God loves you. Makasalanan tayong lahat. I know, alam mo rin, makasalanan ka. Tanggapin mo lang ang kapatawaran ng Diyos na ibinibigay niya sa iyo. Yung gospel, Evangelio, good news, ABC. Accept that you are a sinner. Believe. Maniwala ka na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng iyong kasalanan. And see, commit, surrender your life to the Lordship of Jesus Christ. Whatever happens to you are in safe hands sa Panginoon. So, good luck po, Secretary Boy.
Dahil ang plano ni Tambaluslos, ito. Okay? Ang plano niya, mga kababayan, ay kapag dating ng January, pagbalik ng sesyon, ay sabi nga dito sa article, 'di ba kanina na i-focus nila, kaya binasa ko kanina dito, ang sabi ni Tambaluslos at ni Aurelio Dong Gonzales, yung kanyang senior deputy speaker, ay isusulong nila bagong Pilipinas ng bagong konstitusyon ng bagong Pilipinas para you know, isulong nila ngayong January sa pagbabalik ng sesyon. So ngayon, mga kababayan, may kapalit 'yon. Okay? Ano ang kapalit? Kinausap ni Tambaluslos na linlangin, ibudulin ang kanilang mga constituents, bayaran in whatever way, ayuda, na makakuha sila ng 3% na registered voters para pumirma dito sa People's Initiative para maisakatuparan nila yung charter change. Para wag nang magkaroon ng 2025 election at mananatili ang mga buwakan ng Ginemes sa pwesto nila. See? Panibagong, hindi ko alam, hindi sinabi kung ilang milyon o 2 milyon, 3 milyon. Pero once na makakuha sila ng enough na, kasi kailangan ng 3%, I think total of the, ang total na kailangan ng Congress para maisakatuparan nila itong People's Initiative, yung 12%, you know, national, yung lahat na ng mga registered voters, or 3% of the registered voters ng bawat distrito ng mga kongresista. So panibagong bonus na naman sa January. Mga kapalangga, sino ang nagsabi nito sa akin? Kongresista mismo na isinusuka niya ang nangyayari ngayon sa Congress. Kaya sabi niya, Miss Marlica, tanggap ko yung mura mo. Tanggap niyo, sabi niya, sa ngayon wala kaming magawa. Kaya anong sabi sa akin? Kailangan mong iparating to sa taong bayan. Sabi ng kausap ko, mga palangga, pareho sila actually. Okay? Na, you know, gagawin nila yung tama dun sa 2 milyon na binigay sa kasi hindi sila pwedeng mag-aklas right now. I don't, you know, siguro naman kahit sino sa inyo, maintindihan mo rin na, let's say for example, nadudun ako sa Congress. Di ba? Binigyan ako ng 2 milyon, pero ako iba, papalunok ko kay Martin yun. May kasamang ano yun. Yung 2 milyon, papalunok ko sa kanya. May kasamang, you know what I mean? May kasamang pang fireworks ng bonggam-bongga. Papalunok ko lahat sa kanya yun. Hanggang sa mabusog yung tiyan niya. Hanggang sa gurgur yung sarili niya. Speaker of the Thebes. So imagine nyo mga kababayan, kaya nananawagan ako sa lahat. Diba? Sa lahat na nakikinig sa inyo, huwag kayong pumirma dito sa People's Initiative kasi kailangan nila ng signature para umuo kayo na magkakaroon ng charter change. Yung iba sa inyo, diba, papipirmahin lang kayo o pirma kayo dyan, tapos bibigyan ka ng what? Ligo o 555 na sardinas, 5 kilong bigas, 3 kilo. O ayan, pirmahan nyo. Kasi alam naman natin na hindi lahat ng ating mga voters ay hindi naaabot ng kanilang kaisipan yung pambubudol nitong mga buwakan ng inang kongresista na ito. So ay nananawagan ako sa inyo, kayong mga OFW, kayong mga nanonood sa Pilipinas, huwag kayong pumirma kapag kayo ay pinilit ng mga barangay kapitan. You know, kasi magkakasabot yung mga yan. Alamin nyo kung ano ang pinipirmahan ninyo. Sinabi ko na sa inyo, may pauna na 632 million nung Pasko. Tangina na, 632 million, ay 2 million each bonus ng mga hayop, maliban pa sa may 13-month pay sila. Tapos, 2 million ipamimigay na lang sa kanila mga palangga. Pera natin yon, pera nating lahat ng mga OFW, lahat ng mga Pilipino na nagbabayad, well, lahat, whether you are employed or unemployed, kasama ka dito sa perang ibinibigay ni Tambaluslos dito sa mga kongresista na ito. Ganito kahayop. Kaya mga palangga, kahit mamaos-maos ako dito, hindi ko titigilan yung mga buwakan ng Ginemes na ito. Ngayon, yung mga hinayupak na trolls ni Lisa, palibasa ni Tambaluslos, nakakatanggap kayo ng galing sa nakaw ng bayan. Nandiyan kayo ngayon? Mga jutang Ginemes ninyo? Yung 500,000 na binabayad sa inyo pag nagkasakit kayo, mga ginayupak kayo.
bababuyin kayo sa mga public hospital. Isa kayo sa mga pinaglalaban ko dito. Tapos the heck, nagpapabayad kayo. Pag kayo na hindi ko naman hinihingi, na-aksidente kayo, inatake kayo, aaratayin kayo sa ospital, mararamdaman niyo kung gaano kahayop yung pagtatrato sa inyo dahil sa kabulukan ng gobyernong ito. Hindi ko naman nila lahat, may mababait naman ng mga doktor, pero majority sa pampublikong hospital, hahayaan kang maubusan ng dugo, hahayaan kang bukas ang ulo mo, at nagdidiwdiwan pa ang mga doktor at mga nurses kasi nakasanayan na nila dahil sa bulok na gobyerno, bulok na kabuhayan natin sa Pilipinas, dahil tinotolerate ninyo ang ganitong klaseng kasamaan ng mga taong gobyerno. Bakit ko alam yan? Tangay na, inikot ko lahat ng ospital din sa Pilipinas. Nakita ko kung paano tratuhin. Not Pilipinas, Maynila lang pala. Okay? Nakita ko kung paano tratuhin ang taong walang pera. Tapos ngayon, nakikisabwatan kayo, mga ginayupa kayo, pera ng bayan yan. Antayin ninyo ang hagupit ng karma. Papatake down yung page ko dahil naririnig ng taong bayan, na-amplify ninyo. Na-amplify ninyo na ito ang nangyayari sa loob ng buwisit na pugad ng mga ahas at ng mga kuting na mga walang balls. Sa tingin ninyo, 'di ba? Pinipigilan na ako magsalita actually. Sabi ko sa iyo, marami mga nag-aalala sa akin ng mga taong mahal ko. Sabi ko, tangin na, cool lang kayo. Ako bahala. Ito, magic wand lang ang katapat ng mga 'yan. Seriously. Itinataya ko yung buhay ko para matapos na sana 'tong mga hayop na ito. Hindi ko naman sinabing maging perfect tayo ang Pilipinas, zero walang crime, zero walang korupsyon. I know hindi matatapos ang korupsyon sa bawat bundong ito. Pero ang gusto ko lang sana mangyari, hindi talamak. Nasaan na ang mga magigiting na mga kongresista na lumalaban kuno? Nasaan na kayo? Magsama-sama kayo na binigyan ng 2 milyon. Ibigay nyo yan sa taong bayan. Para naman ma-redeem nyo ang sarili nyo sa Diyos. Hindi yung binenta nyo ng kaluluwa nyo kay Satanas. Dito nga natin makikita, mga kaibigan, na talagang wala ng pag-asa si Remulla na ito, ang supplier ng mga pulburon at protector ng mga Mary Jane na isa, at kasama pa si Lizzie Smugs at si Kuting ng Norte, ay tilang tuluyan ng kinakarma sa kanilang ginagawa sa bansang Pilipinas. Well, mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-usapan.